Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brother Josh Olivares at kasama ko po ngayon si Brother Edward Uminga. And we would like to welcome you po dito sa The Gospel Podcast. Isang podcast kung saan pinag-uusapan ang mga bagay na teologiko na nakasentro sa magandang balita ng Panginoong Jesucristo. Unang-una, nais po namin na batiin po ang mga kapatiran po dyan sa Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. Mga kapatid, hopefully all is well with you all po. And the purpose of this podcast, syempre po ay palakasin po kayo sa pamagitan po ng salita po ng Diyos. Kau ba, Bayaw, do you have anyone that you would like to greet? First and foremost, siguro magandang gabi rin sa ating mga kapatiran. Pero most importantly, shout out sa aking minamahal na asawa na si Christine. Christine, shout out kay kapatid na Christine at shout out na rin ako kay Mrs. Ina, my wife, kasi kung hindi ko siya bibigyan ng shout out, kawawa naman. So, let's get started po dito sa ating podcast and topic in regards about the gospel. And I believe this is a very, very important topic, Bayaw. And for those who may be wondering bakit Bayaw ang tawag ko po kay Brother Edward is because siya po yung kapatid ng aking asawa na si Ina. So for that very reason, kung tayo po ay makikinig for long term dito po sa podcast, I will either use Brother Edward or Bayaw interchangeably. So para hindi po tayo magulat at magtaka, is there a third person on this podcast? Sino ba si Brother Edward at sino tong Bayaw na tinutukoy ni Brother Joshua? So just to be clear, si Brother Edward Uminga, he is my Bayaw. Okay? So Bayaw, there's a topic that I want to discuss that I feel is vitally important, sure, sa ikalalago ng iglesia and most importantly, sa mga taong maari na wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo. And that is the topic of the gospel. So ang una nating tatalakayin po nitong gabi is, what is the gospel? Ano po ba ang ebanghelyo? O sa ibang salin ng Tagalog, ano po ba ang magandang balita? Now, the reason why we want to talk about this is because sa Biblia, makikita po natin na iisa lamang ang mensahe na nakapagbibigay po ng kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan po ng mga taong hiwalay ang kanilang buhay sa Diyos. Pangalawa, nagbibigay ng kaligtasan sa mga makasalanan na tao mula sa parusa ng Diyos. Now, one of the things I want to ask you, Bayaw, is this. Whenever I ask anyone, whether it's on the streets or someone who professes to go to church or professes to be a Christian, kapag tinatanong po yung katanungan of what is the gospel, one of the tendencies that individuals tend to answer is this. The gospel is my testimony. Ang ebanghelyo o magandang balita ay ang Biblia. O ang magandang balita is many things pertaining to God's goodness. Bahagi na dito yung blessing, bahagi na dito yung materialistic prosperity, etc., etc. Pero sa iyong pagkaintindi, what exactly is the gospel? Ang gospel, kapatid, we can say is, in a most simplified version, ay ang magandang balita ng ating Diyos na buhay, na naparito na ang kaligtasan na kanyang pinangako noon pa, na through His Son, whom He sends, magkakaroon ng paraan na ang mga makasalanan na tao ay maibabalik sa Kanya, dahil nga nasabi mo kanina na hiwalay ang mga makasalanan dahil ng kasalanan. Mm. So through the person and the finished work of Christ, doon nakasentro ang mensahe ng nating tinatawag na magandang balita. Magandang balita. So you're saying that, let's say for example, wala po akong masyadong alam sa terminology ng magandang balita. And according sa iyong paliwanag, you mentioned that ang magandang balita ay nakasentro sa persona at gawa ng Panginoon Hesukristo. Is that correct? Yes. So then, here's a follow-up question. Going back to what I said earlier, let's say for example,
hindi ko alam ang magandang balita. And let's say I would answer it this way. Ang magandang balita is referring to the Bible. Ang magandang balita is my testimony. Now, would that be a wrong answer, Bayal, if I were to, you know, give my explanation tungkol po sa magandang balita? I would say yes, but mainly because that answer, hindi siya sapat eh. Mm. Yes, we can maybe talk about yung testimony natin, mm-hmm, o Biblia. Yeah. Pero yung testimony kasi, though it's good, but yun ang resulta ng magandang balita sa isang makasalanan na tao na nakakilala kay Kristo. Mm. So it's connected, pero it's not the gospel. Kung sabihin naman natin ay ang magandang balita ay ang Biblia, mali pa rin. Mm. Although we can say, maaring mabasa natin ang magandang balita sa Biblia. So, although may connection, I would say insufficient siya at talagang hindi pa rin, mali pa rin. Mm. Kaya nga, dapat alam natin bilang mga Kristiyano kung ano nga ba ang magandang balita. Mm. Kung ito nga ang mensahe na pinipresenta natin sa iba para sila'y maligtas. May iwasan na sanang maipresenta natin ang insufficient na gospel or incomplete or pinakamalala, talagang mali yung mapresenta natin. Right, right. Yeah. So you're saying that ang magandang balita, when a person says that the gospel is the Bible, bagamat the Bible contains the gospel, mm-hmm, pero the Bible itself as an answer for what the gospel is, mali yun. Mm-hmm. So we could say, mga kapatid, ayon sa paliwanag po ni Brother Edward, sa Biblia, kung masasama niyo po kami dito sa aklat po ng Roma, Kapitulo 1, in the book of Romans, chapter 1, talatang 1, ito po yung sinasabi po ni Brother Edward in regards about ano po ba ang magandang balita? What is the good news? What is the gospel? Ito po ang nakalagay sa tekstong Tagalog in Romans chapter 1, verse 1. Mula kay Pablo, na lingkod ni Kristo Jesus, pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kanyang magandang balita. Verse 2. Ang magandang balitang ito'y ipinangako ng Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta at nakasulat sa banal na kasulatan. Verse 3. Ang balitang ito'y tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagkatao, isinilang siya sa lahi ni Haring David at sa kanyang banal na espiritu, napatunayang siya ang makapangyarihang anak ng Diyos nang siya'y nabuhay mula sa mga patay. So ayon sa nakikita natin dito, Bayaw, in verse 3 nakalagay ang balitang ito'y tungkol sa kanyang anak. So, mali pala na sabihin natin that the gospel is, alam mo, pinagaling ako ni Lord. Or the gospel is, alam mo, pinagpala ako ng Panginoon sa pamagitan ng dinala niya ako sa right church or binigyan niya ako ng magandang trabaho or niligtas niya ang aking pamilya mula sa mapanganib na situation. But when we speak about the gospel biblically, ay na nakalagay po dito, ang balitang ito'y tungkol sa kanyang anak. Now, you also mentioned kanina, Bayal, that because the gospel is focused on the person and work of Christ, dahil kung may magandang balita, if there is a good news, or rather, since there is a good news, then the question is, what is the bad news? Kasi hindi naman po pwede, ito yung magandang balita na walang hindi magandang balita. So, what can we say about that? What is the, on the contrary of the good news? Ano ba yung hindi magandang balita? As you said it, kapatid, kaya nga ang magandang balita ay nagiging magandang balita ay dahil may masamang balita. Mm. Ang masamang balita ay lahat tayo na nanggaling kay Adan, pinanganak dito sa mundong ito, lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo'y nagkasala, at never ever tayo
through our own pagkatao, through our own works, na maumabot sa pamantayan ng Diyos. At with that truth, talagang makikita natin imposible na through our own righteousness or through our own works ay maibabalik tayo sa tamang relasyon sa Diyos. So yun ang masamang balita, dahil makatarungan ng Diyos, dahil siya ay banal, and that by his nature, by those attributes, talagang may demand na kailangan mapurusahan ng kasalanan. Therefore, ang default kondisyon ng tao ay condemned, ay nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. So yun ang masamang balita. Pero doon naman pumasok ang magandang balita para yun ang paraan ng Diyos, hindi paraan ng tao. Dahil nga nasabi sa Roma 1 kanina, ito ay ebanghelo, ito ay magandang balita ng Diyos, hindi ng tao. Dahil ito ay ang gawa ng Diyos para sa mga kasalanan. Thank you for that, Bayawe, no? Now let's backtrack for a moment just to give our listeners a refresher sa mga napakinggan po nila. So number one, when we say the gospel, this means the good news. Kasi pag sinabi magandang balita o sa wikang Griego, euangelion, this is referring to the good news, the good message. Pangalawa, na ipaliwanag po kanina that the gospel is not our testimony. Kundi sabi mo kanina, Bayaw, that the gospel is what brings about that transformation sa ating buhay. So we could say ang ating testimony, pwede natin ibahagi ho ito. Kaya lang, hindi ito yung sapat na mensahe na nakapagbibigay ng kaligtasan, dahil ito yung resulta lamang ng magandang balita. Mm-hmm. Pangatlo, na banggit mo that kung sasagutin natin that the gospel is the Bible, to some degree, the Bible contains the gospel. Pero yung Biblia mismo, which is the collection of sacred books, hindi ito yung magandang balita, kundi yung magandang balita ayon sa Roma 1 is pertaining sa buktong na anak ng Diyos. And then fourthly, nabanggit mo kanina, that just a while ago, you said that iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak, just paraphrasing, mula sa poot at galit ng Diyos. Now, here's the question I would like to ask you, Bayawe, no? Because you mentioned the very specific words. You mentioned mula sa poot at galit o parusa ng Diyos. Now, is it wrong to say this? Namatay si Kristo sa krus upang iligtas niya tayo mula sa depression. Namatay at ipinako si krus o si Kristo sa krus upang iligtas tayo mula from discouragement or anxiety or fear. Kasi madalas naririnig natin yan on television, on YouTube, that Christ came on in the earth. He came to die on the cross to save you from depression, to save you from poverty, to save you from cancer or sickness. Kasi sabi ng Biblia, by His stripes, we are healed. Pero parang iba yata yung sagot mo, Bayaw. Sabi mo, iniligtas tayo ni Kristo mula sa galit at poot ng Diyos. Could you elaborate on that? What do you mean by that? Ang ibig sabihin nun ay punot dulo kung bakit lahat tayo ay nagkakasakit, lahat tayo ay namamatay. Ayon sa Biblia, the wages of sin is death. Right? Hindi sinabi na niligtas tayo ng Panginoon para mailigtas lang tayo sa depression or sicknesses and other, whatever the case may be. Yes. Although we can say, by the providence of God, pwede maging benefit ng pagiging na sa tamang relasyon sa Panginoon na mangyari yung mga bagay na yun, bagamat hindi ito ang pinapangako ng Diyos. Dahil makikita natin, lahat ng naging mga tagasunod ni Kristo, sila'y dumanas ng maraming paghihirap. So, to say na naparito si Kristo para lang mailigtas tayo para from those things is parang naging, kumbaga, emotional therapy na lang eh. Kumbaga. Na okay, kung ibahagi mo man yun sa iba, sabihin lang nila sa'yo, edi wow, yun ang gumana sa'yo. For me, ito yung coping mechanism to. Sa akin, ito yung tinray ko na gumana o umepekto. Right. So,
kumbaga nagiging parang si Jesus ay nagiging okay, try mo siya. Mm. Para mawala yung sakit ng ulo mo, mawala yung depression mo. Pero hindi yun ang tunay na problema ng mga tao. Ang tunay na problema ay kasalanan. Mm. At dahil wala ni isa ay namuhay na perpekto, which is yun ang pamantayan ng Diyos. Right. Then ang magiging problema is nasa under tayo ng putang galit ng Diyos dahil nga makatarungan siya. That his perfect justice, him being just, right, kailangan parusahan ang kasalanan. Mm. At wala tayong kawala doon. Not unless he does something about it. Hindi tayo. Mm. Very good. So, narinig niyo po mga kapatid and those who are listening to this podcast that the reason why kailangan po natin ng magandang balita is because of the fact lahat tayo ay nasa ilalim ng galit ng Diyos. Now, because this is also a theological podcast, hindi po pwede yung may sasabihin lamang po kami na hindi suportado ng salita po ng Diyos. So, tignan nga ho natin sa Biblia kung saan nakasaad ang mga nasabi ho namin tungkol po sa ang magandang balita, which is Christ, ay naparito upang iligtas tayo mula sa galit ng Diyos at hindi sa mga emotional, therapeutic, fix na kailangan po ng tao or a psychological fix, so to speak. So tingnan po natin dito sa aklat ng Roma Kapitulo 5 in the book of Romans chapter 5 and let's begin here in verse 8. Roma Kapitulo 5 talatang 8. Romans 5 verse 8. Ito po sinasabi, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Verse 9. At ngayon itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Then verse 10. Dati kaaway tayo ng Diyos pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. So again, it's not our testimony. It's speaking about Christ. At ngayon, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. So walang binanggit dito depression, walang binanggit dito saving you from cancer, walang binabanggit dito saving you from discouragement. Bagamat, in our sanctification, Christ helps us overcome that. Mm-hmm. In our sanctification, nonetheless, ang magandang balita ay hindi nakasentro in saving us from temporal things, but to save us from the eternal wrath of God. Now furthermore, Bayal, we also see this in 1 Thessalonians chapter 1. Now basahin po natin. Unang Tesalonica, Kapitulo 1, Talatang Gs. If Bayal is able to read that, 1 Thessalonians chapter 1, beginning here at verse 10. Ito po ang sinasabi ng Biblia sa talatang Gs. At sila na rin ang nagsasabi tungkol sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit na walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. So napakalinaw. Thank you for that. Napakalinaw. Si Kristo na binuhay po muli ng Diyos. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. So, the gospel is very clear. The bad news is, nasa ilalim tayo ng puot ng Diyos, nasa ilalim po tayo ng parusa ng Diyos, and Christ, who is the gospel, siya lamang ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. Moreover, kung titignan po natin ang chapter 5 nitong aklat ng 1 Thessalonica, chapter 5, basahin naman po natin dito sa talata 9. Alright, let's read verse 9. Ano po nakalagay? Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So napakalinaw mga kapatid. Narinig niyo po ba yan? Yung sinabi po ni Bayaw mula po sa salita po ng Diyos. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan
sa pamagitan po nino ng ating patotoo, ng patotoo po ng ibang tao, hindi ho, ng ating Panginoong Hesukristo. Now, you mentioned earlier, kapatid, no, that lahat tayo ay nasa ilalim ng galit at puot ng Diyos because of our sins. Now, there's a problem with that. Maari itutol po ng iba. Yung problema dyan, Brother Edward, is this. Mabuting tao ako. Never ako nagnakaw. Never ako pumatay. O never ko hinamak ang aking kapwa. Bakit mo nasasabi na nasa ilalim ako ng galit at puot ng Diyos kung mabuting tao naman ako? Ano masasabi mo dun, Bayaw? Well, it depends what we mean by mabuti. Mm. Madaling i-claim natin na mabuti tayong tao in comparison to who? Right. For example, Hitler. Mm. Marami siyang napatay ng mga Hudyo. Mm. Therefore, ako na hindi pa nakakapatay ng tao, mas mabuti akong tao sa kanya. Pero again, wala sa atin, sabi ng Biblia, sa Roma 3, wala sa atin umabot sa pamantayan ng Diyos. Yes. Perfection ang kanyang standard. Nasabi na rin to ni Jesus sa Sermon on the Mount, sa aklat ng Mateo, na bangamat hindi ka nakapatay sa pisikal, kung ikaw naman kinamuhian mo isang tao, nakapatay ka na sa puso mo. Mm. So wala tayong lusot kasi lahat tayo nagawa natin yun. Or another example is pangangalunya. Sabi ni Jesus, bagamat hindi man tayo nag-commit ng adultery in the physical, kung may tiningnan man tayo na kung sino man, lalaki o babae, na mayroong pagnanasa na parang hinubaran mo na yung tao, nagawa na natin yung pangangalunya sa ating mga puso. Again, lahat tayo guilty doon. And those are just two of the Ten Commandments. At ang dami pang commandments na guilty rin tayo. At sinabi rin sa Biblia na kung meron tayong isang commandment na binrek, lahat tayo doon, guilty na tayo. Mm. So, talagang hindi pwedeng maipilit natin na mabuti tayong tao. Right. In a sense of, sa paningin ng Diyos, tayo ba yung mabuti? Talagang hindi, walang isang tao na makapagsabi noon. Sir, you're saying, Bayaw, thank you for that. Sir, you're saying, Bayaw, that ang sukatan is not yung I'm a good person in compared to this person. Kundi, ang sukatan, ayon sa Biblia, is are you good sa harapan ng Diyos? Now, ayon sa Biblia, ito yung sinasabi ng salita po ng Diyos sa mga taong nagsasabi, ginigiit na sila ay mabuting tao bagamat hindi talaga mabuting tao. Dito po sa aklat ng unang Juan, kapitulo 1, talatang 8, 1 John, chapter 1, beginning at verse 8, ito po sinasabi po ng Biblia. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Uulitin ko ho, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Pagpatuloy po natin basa, verse 9 and 10. Ngunit, kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, so there's the humility, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. And lastly, verse 10, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So, there's a few things that we see here, Bayaw, and that is, number one, dinadaya natin pala ang ating mga sarili when we say, for example, mabuting tao ako, never ako nakagawa na masama sa aking kapwa, pero tulad nga na sinabi mo kanina, hindi pinag-uusapan dito yung nagawa mo lamang sa iyong kapwa, kundi ultimately, may nagawa ka ba laban sa Diyos? Mm-hmm. So, the most dangerous thing about this passage is, in verse 10, kung ginigit ho natin, and I'm speaking to those who are listening, kung ginigit ho natin na wala po tayong kasalanan na nagawa laban sa Diyos, sabi po sa verse 10, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin
ang kanyang salita. So, what does the Bible actually say ba yaw, no? Kasi sabi dito, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. When we deny that we are sinners, what does the Bible teach concerning about our condition? Bakit galit na galit ang Diyos sa mga taong ayaw tanggapin si Kristo and who are operating on their own so-called self-righteousness, which is really not the righteousness of God? So, what does the Bible say concerning about us? Ano ba yung katatayuan natin kung tayo ay hiwalay sa buhay po ng Diyos? Basahin ko dito sa Roma 3, nakagaya ng minensyon ko kanina. Dahil dito talaga makikita natin sa mga taong talagang ginigiit na yes, sila'y mabuti. Mm. Ngunit ang salita ng Diyos mismo nagsasabi, Roma 3 verse 10, ito'y nakasaad din sa lumang tipan, pero basahin ko lang, nakalagay dito, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Na-mention mo kanina, kapatid, na mga nanggigiit na mabuti sila. Yeah. Again, madaling sabihin yun eh. Yeah. From our own human perception. Pero again, ang puntos dito is ano yung sa harapan ng isang banal na Diyos. Yeah. What do you have to bring na talagang pag tininang ka, makikita kay ikaw ay righteous, ikaw ay mabuti. O matuwid. Right. Wala makikita sa atin. Pati sa aklat ng Isaiah, even our best deeds sa harapan ng Diyos ay parang maruming basahan. Right, filthy rags. Filthy rags. Yeah. And you mentioned a few Sundays ago in one of your sermons na sa wikang Hebreo, if you go deep in study of the word na ginamit doon na maruming basahan, it can actually mean something that was used to wipe off a woman's menstruation, right, or period. Mm. So, ganun tayong tingnan ng isang banal na Diyos. Mm. Kahit magmarunong tayo, kahit igiit natin, Lord, mabuti ako, tamo yung ginagawa ko. Yung mga bagay na yan, although sa paningin ng tao, sa paningin natin, ay mabuti, sa harapan ng Diyos, hindi sapat yan. Mm. Dahil nga, hindi yun ever aabot sa pamantayan niya. Exactly. Mm. And I like how you mentioned yung sinabi sa Roma 3, talatan 10 hanggang 12. It says there, walang gumagawa na mabuti, wala kahit isa. So pag sinabi mga kapatid, kahit isa, hindi lang yan po para lamang sa mga tao noon, but it actually goes all the way back to Adam hanggang sa ating present condition, present oras at panahon po ngayon. It's not only just referring to the times of the Bible, kundi pati na rin sa ating panahon po ngayon. Lahat po tayo ay nagkasala. So, maaaring maitanong po natin, what exactly yung definition ng salitang kasalanan? Ang kasalanan po ba is just thinking evil lang? Ang kasalanan po ba yung magsinungaling ka lamang? Sa Biblia mga kapatid, pag sinabi po kasalanan, ayon po sa unang Juan, kapitulo 3, talatang 4, if Bayaw is able to read that, sa unang Juan, kapitulo 3, talatang 4, this is what the Bible says in 1 John chapter 3, verse 4, in regards to the definition of the word kasalanan. The Word of God says po sa verse 4, ang lahat na nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, thank you for that. Ang kasalanan pala ho, mga kapatid, ay yung paglabag sa utos po ng Diyos. Nabanggit kanina ni Bayaw. Kung titignan po natin mga kapatid ang 10 utos, unang-una, yung pinakaunang utos pa lang nilabag na ho natin eh. Bahagi na dito yung dalawang batas na tinutukoy po ni Bayaw kanina. And the reason why we could say yung unang batas ay nilabag ho natin is because what was the first commandment? Thou shall have no other gods before me. Minsan, ginudyos ho natin ating mga asawa, ginudyos po natin ang ating mga anak, ginudyos po natin ang ating mga sarili, ginudyos po natin ang pera, ang salapi, ang kamunduhan, ang lahat ng layaw dito po sa mundo. And yet,
Nagagawa ho natin sabihin sa harapan po ng isang banal na Diyos, ako'y isang matuwid na tao? Ano po ba yung sinasabi na Biblia tungkol po sa kasalanan? Wababasahin ko po sa inyo, mga kapatid, kung ano yung kasalanan na tinutukoy po ng Biblia, kung saan galit na galit ang Diyos sa atin kung hindi ho tayo magsisisi. Sa 1 Corinthians 6, talata 9, 1 Corinthians chapter 6, starting at verse 9 to 10, ito po sinasabi, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? So sino po yung masasama na tinutukoy dito? Huwag kayo palilinlang, sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, which is a reference to homosexuality. So for those who are saying na ang kabaklaan ay hindi naman kasalanan, napakalinaw na yung salitang pumapatol o nakikipagrelasyon sexually, immorally sa kapwa lalaki o babae ay bahagi ho dito. And then it says magnanakaw, sakim, lasengo, mapanlait at mandarambong. So kita ho natin, yan yung mga bagay na sinasabi ng Biblia na it's not only just, you know, not the normative, it's not just, we could say, a very good thing. Pero sinasabi ng Biblia, ang tawag ho niya sa mga tao na mumuhay ng ganito ay masasama. Di ba minsan bayaw, naririnig natin, hindi naman ako masamang tao dahil hindi pa ako pumapatay. Hindi ako masamang tao dahil hindi ako magnanakaw, never ako gumawa ng kasalanan laban sa aking kapwa. And yet, yung pala pag tayo pala ay namumuhay ng ganito, maituturing pala tayo ng Diyos, masasama. So then, sabi dito, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Now, what's your take on this, Bayo? Because some could say, well, Brother Josh, Brother Ed, you know, that's not a problem kasi if you come to think about it, nakalagay sa Biblia, hindi nga magmamana ang mga masasama pag sila'y namatay, pero siguro bago ako mamatay, on my deathbed, dun lang ako mismo magsisisi. What can you say about people who are testing God, who have the guts to say that on their deathbed o pagtanda na nila, dun pa lang sila magsisisi? As polite as I can put it, that would be an unwise thing or unwise way to live life. Dahil hindi natin hawak ang buhay natin eh. Exactly. So that's a very arrogant thing to say. Nasa aklat yan ng Santiago, sa mga nirebuke ni Santiago doon na mga nagyayabang. Na sila ang may control sa buhay nila, nasa kanila lahat ng mga bagay, may bukas pa, yung mga ganyan na bagay. Pero sa Biblia, sa aklat ng Hebreo, nagsasabi doon, merong tinakdang panahon for every single human being na mamatay, and after that, the judgment ay paghukom. Exactly. Yeah. So, again, kung igigit natin, oh, naniniwala naman ako eh, pero siguro pag mamatay na ako, bakit tayo ba ang may hawak ng buhay natin? So, in a polite way, I would say that's an unwise thing to do. Pero really, in a more precise and biblical way to put it, mga hangal ang mga tawag sa mga ganun. Dahil hindi, they're really, hindi nila, first of all, they're doing it because they have the wrong view of this God na kaya nilang kontrolin as if na, sige, mamaya ka na. Pero really, ang Diyos lang nakakalam kung kailan mamamatay isang tao. So hindi yun ng tunay na kumbaga naghahanap sa Diyos, tunay na nag-aasam ng kaligtasan. Dahil kung tunay na narinig nila yung mensahe ng kaligtasan at nakita nila kung gaano sila makasalanan, mismo by the power of God in the fullness of time na talagang kung yun ang tinakdang oras na sila ay maligtas, sila ay mabuksan, magsisisi yung taong yun. Hindi niya yung itetest niya pa yung Panginoon. Mamaya ka na,
pagmamatay na ako, tsaka na. Hindi 'yun ang isang bunga ng isang taong tunay na na-convict at na-mulat sa kanyang makasalanan na pamumuhay na therefore would lead him to repent and to turn to Christ. Mm. Yeah. Excellent. You know, now that you're mentioning that, maari may magsabi, alam mo, ang yabang nung dalawang ito. Akala mo sila lang ang may alam. Napakatuwid nyo naman, napakabanal nyo naman para sabihin yan. Pero ang nais po namin iparating sa mga nakikinig po nitong gabi, ang aming ipinapamahagi ho sa inyo ay hindi po yung aming salita, mga kapatid at kaibigan, kundi yung sinasabi po talaga ng salita po ng Diyos, ang banal na kasulatan, ang Biblia. Na yung binabanggit po ni Bayaw po kanina in the book of James na tinutukoy po niya na ang buhay po natin ay parang hamog. Ay mababasa po dito sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 4. Let's read in the book of James, chapter 4, verse 13. Santiago, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 15. If Bayaw is able to read that, that would be great. Santiago 4, 13 hanggang 15. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamalagi kami roon ng isang taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. So napakalinaw mga kapatid, no? Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. That's what you were saying kanina in Hebrews as well, that once a man is appointed to die, after this, the judgment. Hindi ho natin alam kung kailan po tayo babawian po ng buhay. Kaya ang lahat ng kayabangan na sasabihin po ng tao tulad ng saka na, pagtanda ko na, dun pala ako magsisisi. E napakalinaw na sinasabi po ng Biblia, ang buhay po natin ay parang hamog. Nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Na sa madaling salita, you don't know kung ano pwede mangyari sa kinabukasan. We don't know kung ano pwede po mangyari the next day, the next hour, the next minute, the next month. Hindi po natin alam. Kasi ang buhay po natin ay parang hamog. Nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. So having then said this, kapatid na Edward, in regards to the gospel, ano po ba ang naibibigay ng gospel sa, let's say, for example, sa mga nakikinig po ngayon na walang tunay na relasyon? And when I say tunay na relasyon, ang very popular na katwiran at pananaw sa ating kultura is, naniniwala naman ako kay Lord eh. I go to church. Mm-hmm. I'm a cell group leader pa nga. Nagbibigay naman ako ng ikapo. You know, my parents are Christians. My husband is Christian. My wife, my children. Lahat naman kami dumadalo sa church eh. Bakit ko kailangan katakutan ang mga bagay na ito kung naniniwala naman ako kay Lord? Diba? Sapat na yung maniwala ka. What do you have to say about that? Again, we have to make a distinction. When we say naniniwala ako, do we mean to say na intellectually naniniwala ako with my mind? Kasi hindi sapat yun eh. Si Satanas, mga demonyo mismo, nagsasabi sila mismo naniniwala na may Diyos. Ang mga iba't ibang reliyon sa mundo, bangamat may pagkakaiba, sila rin ay nagsasabi naniniwala sila na may Diyos. So paano natin, from there, paano natin na masasabi na talagang tunay na naniniwala tayo sa Diyos na wala tayong tamang relasyon to begin with. Like we don't have the knowledge, we don't have the saving knowledge na nagmumukha lang tayong religyoso sa panlabas. Pero truly inside, na-apply nga ba ang magandang balita? Exactly. Because again, ang tunay na nakakilala sa Diyos, talaga may takot sa Kanya. Dahil siya ang may hawak ng lahat. At apart sa magandang balita, wala tayong pag-asa. Sinful humanity has no hope.
apart from the gospel. So then, you mentioned, hindi sapat yung maniwala. Yeah. Pero, di ba nakalagay naman sa Biblia, whosoever shall call upon the name of the Lord. Tsaka di ba sinabi ni Jesus, for God so loved the world, or sinabi ni John, that's debated, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever should believe. So, bakit mo sinasabi na hindi nga sapat yung knowledge na yun eh, mismo ang Biblia nagsasabi, you have to believe. So, what can you say concerning about my quote-unquote analysis ng mga teksto na binato sa iyo ngayon? We can say is, in the first place, sa isang makasalanan na tao, for example, sa aklat ng Epeso, ang isang taong walang tamang relasyon sa Diyos ay tinuring patay sa kanyang kasalanan. Mm-hmm. So we have to ask, paano nga ba, how does one come to a belief? And na-establish natin kanina sa Roma 3, walang naghahanap sa Diyos, walang gustong kumilala sa Kanya. So, ano ba yun? Out of nowhere, we can say, oh, I believe na. I believe. Right? Eh si Jesus mismo nagsabi, ang ating Panginoon sa Mateo 7, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon ay papasok sa salita ng Diyos. So intellectually, these people, they say with their lips, naniniwala ako sa Diyos. Ikay pinupuri. Pinupuri kita. Pero, hindi yun ang basihan. Yung ating panlabas na tunay ngang tumanggap tayo sa tinanggap natin ang biyaya ng Diyos through the gospel, at hindi yun ang basihan na talagang na-apply itong mensahe ito sa ating buhay. Kasi sa andaling dayain ng tao eh. Pwede kong sabihin Kristiyano ako every Sunday, and for the rest of the week ang pamumuhay ko parang si Satanas. It's easy to say. Mm. It's easy to say na naniniwala ako na may Diyos. Yeah. Pero hindi yun sapat eh. Hindi yun sapat. So you're saying, according to the teachings of the Word of God, and amen to that, amen to that sa mga nasabi mo. Pag sinabi pala ng Biblia that believe, hindi lang ho ito na natatapos lang sa intellectual na pagtanggap. Right. Na may Diyos, may Panginoon Jesucristo. Kasi sabi mo nga kanina, dahil kahit ang mga demonyo naniniwala. Mm-hmm. So, gamitin po natin yung ganong klaseng pananaw, no, mga kapatid. Kung sapat na yung paniniwala lamang in the sense of cognitive acceptance or embracing of Christ, pero hindi bahagi dito ang ating puso, hindi bahagi po dito ang nais na pagtalikot sa kasalanan, wala tayo talaga pinakaiba sa mga demonyo. Wala. Kasi kahit ang mga demonyo naniniwala, si Satanas naniniwala. Matter of fact, when we read all four Gospels, nakikita natin na tuwing nagpapagaling ang Panginoon at may na-confront po siya ng mga or isang demon-possessed na tao who cried out legion, ano sabi nila? We know who you are. In other words, naniniwala din sila kay Kristo, kaya lang ito ang problema. Mga kaibigan at mga kababayan, here's the problem. They only believe that He exists, but they don't want to commit their lives to Him sa pamagitan ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Now, bakit po nabanggit po yung salitang pagsisisi? What exactly is the word pagsisisi? Well, in its most simplistic definition, ang salitang pagsisisi, mga kapatid, comes from the Greek word metanoia. At pag sinabi po yung salitang metanoia sa wikang Griego, this means a change of mind. May pagbabago na naganap sa puso at isipan ng tao, and in the biblical usage of it, it refers to turning away from that which is wrong. Now, here's my question, Bayaw. When I say that I believe in the gospel, or kung may magsabi man na naniniwala naman ako sa magandang balita pero ayoko pa magsisi, sapat ba yun? Kasi sabi nga, sumampalataya ka sa magandang balita, and that's enough. Maniwala ka lang kay Kristo, sapat na yun. Why do I have to repent of my sins as what we are discussing this evening? Well, kasi ang repentance is not just some behavior modification or some
you know, 10 steps that you must do or okay, to prove that okay, ikaw nga ay pinabanal ng Diyos, pero rather itong kumbaga bunga ng tunay na sumasampalataya sa Diyos. Dahil mismo ang pananampalataya at ang pagsisisi ay kaloob ng Diyos. Sabi sa Pilipos 2, siya ang nagbibigay ng pagnanais sa atin na masunod ang kanyang kalooban. Now, hindi tayo magsisisi not unless tinrabaho ng Diyos iyon sa ating mga puso. Napalitan ng ating pusong bato na isang heart of flesh. But going back to your question, kailangan mag-repent dahil ito nga ang kumbaga a response ng isang tunay na isang taong tunay na nakakilala sa kanya na because nakikita niya through the word of God na talagang siya ay guilty. Ina-acknowledge niya na wala siyang kakayanan na iligtas ang kanyang sarili. And kailangan makita ito sa isang tao dahil ito ang nagmamarkang sumasa kanya ang banal na espiritu. Dahil kung walang pagsisisi, wala din kabuluhan yung profession niya as someone who is a Christian, someone who is nakakilala sa Diyos. So you're saying, Bayaw, that the true belief and acceptance of the gospel hindi lang natatapos lang sa naniniwala ka. Mm-hmm. So you're saying na ang tunay na pananampalataya o yung tunay na naniniwala kay Kristo may kasamang pagsisisi. Mm-hmm. Now, tignan po natin dito sa aklat ng Marcos 1, mga kapatid. Mark chapter 1, beginning at verses 14 to 15. Kung totoo nga ang aming mga sinasabi tungkol po sa hindi lamang limitado sa naniniwala ka sa magandang balita, kundi kailangan magsisi. Dito po sa Marcos 1, 14 hanggang 15, ano po nakalagay po dito, kapatid na Edward? Mark chapter 1, verse 14 to 15. Nang mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, pumunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Nako po, nakalagay pa naman dyan sa talatang 15. Pagsisihan. Pagsisihan na ninyo ang iyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Eh, di ba nabasa natin kanina, ano ba yung itinuring ng Diyos na kasalanan? Yung mga dumalabag sa kanyang utos. At ano ba yung pamumuhay na dumalabag sa utos ng Diyos? Kabaklaan, paglalasing, pakikiapid, pangangalunya, etc., etc., etc. Now, ito yung binibigay ng magandang balita sa atin. That kung tayo ho ay sasampalataya kay Kristo at hihingi ng tawad sa Diyos at ipapamuhay natin sa tulong po ng biyaya ng Diyos ang pagtalikod sa kasalanan, are you saying, Bayaw, that God will forgive me and grant me eternal life? 100%. Dahil it is in the nature of God to save. At ang isang tunay na niligtas niya mula sa kanyang galit at puot through the person and work of His Son, Jesus Christ, ang magiging bunga nito ay isang tunay na pagsisisi. As you mentioned, not just turning over a new leaf or bigla na lang out of nowhere magbago ako. Even ang mundo can have some sort of morality or some sort of decision at times na sa mata ng tao ay I can commend that. Mabuti ang ginagawa niyan. Pero again, sa konteksto ng kaligtasan, iba yung sinasabi mong nagsisisi ka dahil si Jesus mismo nagsabi, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. So one of the talagang evidence na isang tao ay niligtas ng Diyos ay makikita mo yung genuine na itong tao na to ay inaamin niyang nagkulang siya at nagkasala siya sa Diyos. Kaya nga siya humihingi ng kapatawaran at humihingi ng gabay sa Diyos na tulungan siyang magsisi at magsisi even now na tayo mga ligtas.
buo ngayon ang ating kaligtasan. Even till now, we still repent. Dahil alam natin, araw-araw pa rin tayo nagkakasala. So you're saying that hindi lang pala ito applicable lamang sa mga hindi mananampalataya. So you're saying, Bayaw, that the gospel, hindi lang po ito para lamang sa mga tao sa labas ng church. Amen. So you're saying this is also for people in the church. Paano mo nasabi yun? Kasi, let's say for example, matagal na ako sa church. 10+ years na ako sa church. O maaari ikatwiran ng iba, well, marami ako ginagawa sa loob ng church. Masyado akong busy sa church. May mga hinahawakan na ako ng ministries. Marami akong ministeryo. So, pati din sa kanila, yung ba sinasabi mo that even people who go to church, they need to hear the gospel? Of course. Dahil ito ang magre-remind sa atin na ito ang paraan ng Diyos para sa atin maligtas. Wala tayong may pagmamalaki. Epeso 2. Niligtas niya tayo by grace through faith. Not according to our works, lest any of us should boast. Remind sa atin yung kanyang pag-ibig na ito ang ginawa niya para sa atin na undeserving sa kanyang mercy and grace. Dito rin mapapakita na isang tao na tunay na kay Kristo, hindi magsasawa yan eh. Mm. Na marinig kung paano siya niligtas ng Diyos. Mm. Kasi ang tunay na niligtas ng Diyos, wala yang gustong gawin kundi magpasalamat nonstop sa Diyos. And to live a life of gratitude, right, because of what Christ did. Na, Lord, wala akong karapatan pero salamat, niligtas niyo po ako. At dapat hindi lang talagang itong mensahe na ito ay panlabas. Dahil again, even sa panloob, ang Diyos lang nakakaalam kung sino nga talaga ang nagpapatotoo at sino mga nagkukunwari lang. Mm. Kasi nowadays, maririnig natin yan sa ibang mga church. Unfortunately, na minsan makakarinig ka, Pastor, magpipreach po ba kayo ng isang gospel message? Or are you gonna preach a message for believers? As if hindi ito kailangan ng mga mananampalataya. Yeah. But the thing is, ang magandang balita, this is not some sort of basic or your way in into the family of faith or into again just the kingdom of God. It's not just a way to be saved. It's it's everything that gives progression to the kingdom of God. And parte doon ay ang sanctification natin, gaya na mention mo kanina. Ito ang nagre-remind sa atin na ito ang tumutulong sa atin through the grace of God, by the grace of God, na ipamuhay ang tamang katuwiran na kalooban sa salita ng Diyos. You know, you mentioned something, Bayaw, no? You mentioned that the gospel is not something basic. Yeah. Could it be possible that the reason why hindi sineseryoso o hindi ipinapangaral ang magandang balita, bahagi na dito yung rason na alam naman ng mga Kristiyano yun eh. Yeah. I mean, alam naman nila, the gospel is Jesus Christ died on the cross, He rose again from the dead, after 3 days, umakyat sa langit, nasa kanang kamay ngayon ng Ama. Mm-hmm. Napaka-basic naman yun, hindi na siguro kailangan paulit-ulit na lang na ipangaral sa church. But you and I both agree that from the Bible and in the Bible, hindi ganun ang pananaw ng mga apostol. No. Sa bawat iglesia na kanilang ipinapangaral ang kanilang mensahe, na kinasihan ng Diyos, hindi nawawala ang magandang balita. And just to add on to this before I pass it back to you, you mentioned that the church needs to hear this. Now for those na pwede tumutol at sabihin na hindi na kailangan na magsisi pa ang iglesia, well, unang-una, when you read the book of Revelation, in the first 2 or 3 chapters, sa 7 iglesia, kung saan isinugo po ng Diyos ang kanyang anghel na ihatid ang mensahe kay Juan, John the Beloved, sino po yung tinawag ni Kristo na magsisi? Di po ba yung mga iglesia?
iglesia, mm-hmm. the seven churches, yeah. at the end of each address, sabi niya, if you repent, if you repent, if you repent, if you repent. Ang pinakamalala ho dito is yung Church of Laodicea. Dahil akala na nila, they have everything that they have already, nasa kanila na ang kayamanan, nasa kanila na ito, etc., etc. And yet sabi ni Kristo, you are blind, you are wretched, you're naked. Could we say bayaw that, sad to say, it's unfortunate, but the quote-unquote Christian church today is in a condition of blindness because they think that they don't need to hear the gospel. Yeah. Hindi na nila kailangan ipangaral ang ebanghelyo. And therefore, it's too basic, it's too simplistic. Mm. Alam ko na yan. It is, as you said, bro, na tendency kasi ng tao na we can say matagal na sa ministry. And God forbid that happens to sa ating mga kapatiran. Pero yun ang nagiging resulta when we can say hindi na ingatan ang magandang balita sa mga iglesia. Dahil although the message itself we can say is simple. Pero again, ang salita ng Diyos mismo ang nagsasabi na naiintindihan lamang natin ng mga bagay nito dahil kumilos ang Espiritu Santo sa atin. Kasi kung hindi yung ginawa ng Diyos, the message of the cross would be foolishness to us, kagaya ng sa mundo. That's how they view it. Yeah. It's scandalous, it's foolishness to those that are perishing. Pero ang tunay na nabuksan ng Diyos, hindi magsasawa yan. Kasi again, as we say, basic, simple yung mensahe, pero we can never outgrow exactly the gospel. Dahil ito'y nanggaling sa isang Diyos na walang limitation. He is infinite. This lifetime in itself is not enough to fully exhaust the glory and the beauty of the gospel and the preeminence of Christ. At yung ginawa niya. And I would dare even say na one day when we are in glory, we would still be seeking to understand and to know more. Exactly. Yeah. And that's really our prize and our joy. Kung bakit we truly want heaven, we truly look forward to that day na talagang tayo mamumuhay na sa presensya ng Diyos. It's because we can finally live with Christ and see Him for who He is. But even then, as I said, because God is so beautiful and glorious and majestic, so infinite, it's very, kumbaga parang it's even detestable to say na ay magandang balita na alam mo na yan. Ilang beses ko na yung narinig, hindi mo na kailangan yung ulit-ulitin sa akin. It's like, ang yabang ang dating. Yeah, diba? Parang ang dami mo na alam. Right. Yeah. Kaya nga, bayaw, like, I like what you mentioned there that it's the work of an infinite God. E di ba nga nabasa natin kanina sa Roma 1:1? Paul, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. So when we think about yung magandang balita, mga kapatid, hindi ito mensahe ng tao. Mensahe ng Diyos to. Kaya kung sasabihin mo natin o makakarinig man po tayo ng sino man mangangaral na sasabihin na simplistic ang magandang balita, hindi na kailangang ipangaral yan, we have to look for different ways to get to the people, we have to become seeker sensitive, seeker friendly, kailangan magdagdag tayo ng marami programa, etc., etc. Kasi the gospel is too simplistic, justification by faith is too simplistic, the resurrection is too simplistic. I really think, mga kapatid, yung mga ganong klaseng pangangatwiran, pananaw, pananalita, ay hindi na humakadiyos. I believe, kayabangan ho yan. And according to the book of Job, the one who is called the father of pride is Satan. Gawain po ni Satanas yan eh. Yung magmalaki na sabihin natin na masyadong basic ang mensahe ng Diyos. This is God that we're talking about. Now, here's a nuance for this bayaw. In one sense, masasabi natin basic and simplistic in the sense of nauunawaan natin kung ano yung ginawa ni Kristo. Mm-hmm. Pero yung sabihin natin na masyadong simplistic and basic na
we have exhausted the whole understanding, the breadth, the width, the length, the height of the gospel. I don't think nagawa pa natin yun. No. I don't think we've done that. Even the greatest scholars and theologians of all time, even the apostles themselves, who breathed the same air as Christ breathed, who saw all the miracles na ginawa niya. Mm. Yung mga, yung sa kanya ministry, sa pagtuturo niya, sa pagpipreach niya. Yet, they themselves would not dare to make that claim na pinakita sa amin ng Diyos, ang ating Panginoon in-explain sa atin kung ano nga itong magandang balita na to. Therefore, basta ipangaral lang namin, pero kami hindi na namin kailangan yan. Mm. That's a very arrogant thing to say. Kaya nga, mga kapatid, sa mga nakikinig po nitong gabi, now that we have come to learn, at least scratching the surface of yung paksa na ating tinatalakay po nitong gabi, so far we have come to learn that ang magandang balita, known as the gospel, the good news, ay isang magandang balita na hindi po nagmula sa tao. Kung hindi po ito ay magandang balita ng Diyos. This is God's gospel. Sabi ng Biblia, ang sino man mangaral ng ibang ebanghelyo na hindi namin ihinatid sa inyo mismo, anumang anhel o sugo na hindi talaga isinugo ng Diyos na mangaral sa inyo, sumpain siya nawa ng Diyos. That's how serious the gospel is. So we've come to learn that the gospel is not your testimony. Bagamat pwede natin i-share ang ating testimony, pero hindi yon ang pinaka-priority message po natin para maligtas ang tao. Kasi you and I both know bayaw, Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to them who believe, first to the Jews and then to the Greeks. So the gospel is about Christ. Yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Pangalawa, the gospel is not the Bible. The Bible contains the gospel, but the gospel is not the Bible. Thirdly, the gospel ay para ho sa mga makasalanan tulad ho natin. Now the bad news is, nagkasala ho tayo sa Diyos. Nasa ilalim po tayo ng puot at galit ng Diyos. And therefore, kailangan ho natin ng isang tagapagligtas. Isang mamamagitan between God and man. Natutubusin ang ating mga kasalanan. Dahil ito po ang good news and bad news. The good news is, nakakarinig na po tayo ng mensahe na nagbibigay ng kaligtasan. The bad news is, kung patatagalin po natin na tanggapin si Kristo dahil ikinakatwiran po natin, mahaba pa ang aking buhay, next year na lang ako magsisisi, okay lang, pag tumanda na ako, dun lang ako lalapit sa Diyos, nagkakamali po tayo. Dahil nakasaad sa Biblia, ang buhay po natin ay parang hamog, nalilitaw, at biglang mawawala. So bayaw, my last question to you before we come to a close and continue this on the next podcast. If you were to share and summarize ang kailangan marinig ng isang taong posible nitong gabi, mamatay po nitong gabi, what would you tell that person? And what is the gospel message na sasabihin mo sa kanya kung siya'y mamamatay ngayon? Mamamatay mamayang gabi? Mamamatay next week? Bukas? We don't know. What would you tell that person who's listening to this podcast tonight? First and foremost, I would siguro iklaro yung aking motivation of why I would even preach ang magandang balita sa kanya. Ang motive lang po namin mga ngaral ng magandang balita ng Diyos ay we love you po. We care about your soul. Exactly. Hindi po ito ipinapakita namin na mas banal kami, mas may alam kami. Mm. Ngunit kami pa mismo ang ina-admit namin na ako mismo, I can never accept na sabihin ko na mas mabuti ako sa iyo, no? Dahil by the grace of God, namulat ako sa aking kasalanan. At whether we like to admit it or not, mga kapatid, lahat
po tayo ay nagkasala sa Diyos. At dahil tayo'y makasalanan, nahiwalay tayo sa Kanya at dapat parusahan tayo because of our sin. Pero dahil maawain po, mapagmahal ang ating Diyos, binigay niya po ang kanyang buktong na anak na si Jesus upang maipamuhay ang buhay na hindi nating kayang ipamuhay, which is perfect obedience sa kautusan ng Diyos. All the way to the cross na inako niya ang ating mga kasalanan. And He took on the full wrath of God that was reserved for us. Dapat tayo po ang dapat parusahan. Pero dahil ito nga po ang plano ng Diyos na para magkaroon ng kaligtasan para sa mga sasampalataya kay Jesus. Si Jesus ay willingly binigay ang kanyang sarili upang maging handog. Dahil siya lang ang naging karapat-dapat na maihandog. Siya hindi nagkasala, never once. Siya ang tumupad sa kautusan ng Diyos ng kabuuan. At sa pagkamatay niya sa krus, kung sino man ang tatalikod at sasampalataya. Tatalikod sa kanilang mga kasalanan. At sasampalataya kay Kristo na siya lang ang matuwid. I-admit nila na sila yung makasalanan. At sasampalataya kay Kristo at ang kanyang righteousness at ang mga gawa niya, hindi yung ating mga sariling gawa. Dahil we have no righteousness of our own. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. At pinapakita that on the third day when He was risen from the dead, ito'y nagpo-prove na ang kanyang alay ay tinanggap ng ating Ama na sa langit. Na tayo mga sumampalataya sa Kanya or ikaw or kung sino man na nakikinig nito ay sasampalataya kay Kristo ay maililigtas at mabibigyan ng buhay na walang hanggan. At si Kristo mismo ang nagsabi sa kanyang salita sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. So, ito pong aming pangaral, ito pong call for repentance na kayo'y tumakbo para kay Kristo. Hindi po namin gustong matuon ang inyong pansin na you must do like a list na kailangan yung gawin para maligtas. Pero rather, sa magandang balita na nagtuturo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa ating mga makasalanan. Libre ho ito. Ito ay biyaya at regalo ng Diyos. Ito po ay ating tanggapin natin at sinabi po ni Pastor kanina, huwag po natin i-delay. Dahil the day for salvation is now. Dahil hindi nga po natin hawak ang ating mga buhay. May pag-asa po tayo na maligtas. Regardless po kung ano po mga nagawa natin, kung sa tingin po natin ay sobrang sama po natin na hindi tayo makakalapit sa Diyos, may gumawa po noon para sa atin kung bakit tayo makakalapit sa Diyos. Muli. Amen. Praise God. So narinig na po mga kapatid at kababayan, whether you are a Christian, professing Christian, or an unbeliever, ang pag-asa po natin ay si Jesus. Namatay po siya sa krus upang hindi po tayo mahulog sa impyerno at maligtas po tayo mula sa galit po ng Diyos. Kaya kung pagsisisihan po natin ang ating mga kasalanan at tatanggapin po natin siya bilang natatanging tagapagligtas na ating kaloob at espiritu, ayon po sa sinabi ni Baya mula sa Biblia, patatawarin po tayo ng Diyos. Kahit anong sama ng tao, basta yan ay ipinalapit ng Ama kay Kristo, patatawarin po siya ng Panginoon. So what is the gospel? The gospel is the good news of Jesus Christ and what He has provided on the cross. Ito ay gawa ng Ama, gawa ng Anak, at gawa ng Espiritu Santo. So, now that we have come
to a close on the first episode of the Gospel Podcast. Loobin po ng Diyos that we will continue more of this discussion at itong topic about what is the gospel, ano yung benefits of the gospel, ano ba yung depths of the gospel in the sense of nakasaad po sa Biblia. At nawa ho kayo po ay pinagpala, dumakas, at naingayo, nahikayat, na dumapit kay Kristo, magpasakop sa kanyang salita, at kilalanin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating kaluluwa at espiritu. Ako po si Brother Joshua Olivares, kasama ko po dito si Brother Edward Uminga, and we would like to say, God bless you, at wag na wag po natin kakalimutan na si Jesus ay Diyos. Bye-bye.